Ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po'y ating ipinagdiriwang ang pagunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal ni Birheng Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng Mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo bilang tugon sa dalangin
na mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 ng ikalawang buwan, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay. Hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtatakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, yan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing, gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayon paman itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain, bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak, sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap.
Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Salita ng Diyos ang buto ng tanim ni Jesu Kristo upang tumubos sa tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, suhibul agad ang bining iyon, ngunit nang mapabilad, sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasay, walang gaanong ugat. May bini namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minamahal na mga kapatid, mga pilgrims, narito sa ating parish ay National Shrine of Santo Padre Pio at mga kasamahan natin kaysa sa pagdiriwang na ito through our different social platforms via live streaming. Ngayon pong July 26, the Liturgy of the Church celebrates the memorial of the parents of our Blessed Mother, Saint Joachim and Saint Anne, San Joaquin at Santa Ana. Ang Diyos, kapag nangako, lahat ay umaayon sa kanyang pangako. Walang hindi aayon sa kanyang pangako. Anong pangako ng Diyos sa kasimusimulaan pa? Iisa lang po ang pangako ng Diyos. Ako'y magsusugo ng tagapagligtas. That is the promise. At papaano ito utay-utay na tinupad ng Diyos? Ang unang kanyang ginawa ay pumili
ng isang maliit na bayan. Ang atin tawag ay Israel. At ang pagpili nagsimula kay Abraham. At 3 linggo na, Monday to Saturday, except kung may mga kapistahan, the first reading is about Israel. Genesis, ngayon Exodus. Mga taong matitigas ang ulo at mga reklamador. Itong mga taong ito, for more than 400 years, ay slaves sa Egypt. Ay sukat ninyo, more than 400 years, ay sila'y kampanting-kampanti na sila'y alipin. Kaya nung sila ilabas ni Moses sa Egypt, the other day, Monday, sila'y habol-habol ng mga Egyptyo. In front of Red Sea, ano reklamo ng mga Israelita? Magaling pa kami sa itulang Egypto. Kami pala'y pinalabas ng pala, patayin lamang sa disyertong ito. We would rather be slaves than die on this desert. Tanya mga ito, walang utang na loob. Ano reklamo ngayon? Ano reklamo? Wala namang tinapay eh. Wala namang karne. We rather stay in Egypt and be slaves. Every day, we eat bread and meat. But because of the promise, hindi maatim ng Diyos na ang kanyang bayan ay bumalik sa pagkaalipin. And He sent pinipig at pugo, bread and meat. Not because sila'y nagreklamo, no. But because God has a promise. Sino si Joaquin at Anna? Elder! Kaya tayo nung Sunday nag-celebrate ng grandparents, World Day of Grandparents and the Elderly. It's a Sunday nearest to this day. Kumbaga sa lupa, sa ating mabuting balita, itong si Joaquin at Anna ay daanan. Talagang napikpik na. Napaldak na sa kadadaan. Infertile. Baog. But because God has a promise, I will send a Messiah. Lahat ay umaayon sa kanyang pangako. Nagkaanak sila. The Blessed Virgin Mary. And ay lupang paldak, lupang infertile, but because of the promise, everything comes into order for the fulfillment of the promise. Ganyan po kabuti ang Diyos. Kaya, everything that happens in our lives, everything we experience in our lives, lahat ng iyan, God will put into order to fulfill His promise. Pagagalingin kita. Pagagalingin kita. Pababaiting kita. Pababanaling kita. Pero, tadaan ka muna sa palikulikong daan. The Israelites
could have walked for only 1 week from Egypt to the promised land, 1 week lang ay pwedeng lakarin. But God made them walk for 40 years. Sila'y pinasikot ng pinasikot ng pinasikot. Ganyan po ang Diyos. For us to realize our total dependence on His mercy and love. At para ating maramdaman na ang katuparan ng pangako ay hindi sa atin, nasa Diyos. Ito po ang karanasan ni Joaquin at Santa Ana. At napakalaking biyaya ang kaloob ng Diyos sa kanila. The Blessed Mother, the Mother of Jesus, the Messiah. Ating hilingin ang tulong na mag-asawang banal na ito para ang ating inaasam na katuparan ng ating mga kahilingan ay ganapin ni Jesus, ang apo ni San Joaquin at Santa Ana. Tayo patuloy magnilay sa salita ng Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang namula sa pagpapala mo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa, at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi kami paginapating makasalo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa pili ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo'y mahaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus namin mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na inyo ng Diyos, Birhen ng Kaisasay, ng kanyang mga magulang, sina San Joaquin at Santa Ana, si San Jose, ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kamiyariya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters, He leads me to ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upa ang mga tao ay sumilang sa iyo, bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak, ay pabadalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkup sa aming lahat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo,
Ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaan taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga minamahal na kapatid, tayo po'y manalangin sa Diyos Amang maawa at makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong po ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong bendisyon sa lahat na magamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahit, mga dasalan at iba't iba pa na nagpapaalala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang lahat ng mga ito ay magtamo ng inyong awat biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo na tipayan, kanyang pagkalingat abang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.